channel. I am Donita, your Pinay teacher in Norway, and I am sharing my experiences and life here in Norway. And I am together with my baby. He is 8 months old now, Kian Alexander. And in this video, I will show you the places that we visited in Stryn, in Olden, in Geiranger. And those places are the western part of Norway, and this video will be very special because it will be dedicated to my baby, because I want him to watch what have happened on our first vacation as a family. Now we are here in Hotel Vida Center. So it's been a long time since it was built, 1903, but then they have several renovations, and also this hotel was only open during May to September, because when it is winter season, you cannot drive in the top of the mountain. So this is located on the top of the mountain beside a waterfall. So let's see what's in the inside of our room. So here is our double bed, and this is the view. So ito na nga sa aming room, makikita mo yung pinakamagandang view of the Stryn Mountains. So today, ayan, merong mga sea of clouds. And in the middle of these mountains, nandyan yung river, and that is the Stryn River. Maganda rin siya, meron ding mga viewpoint dyan. But then, unpredictable kasi ang weather dito sa Norway. So minsan foggy, minsan cloudy or rainy siya. And then late na rin kasi kami naharating, so ganyan na yung kulay sa labas. And then natulog na rin kami ng maaga kasi syempre si baby namin yan pagod na. But yan, kinaumagahan, full battery na kaagad dyan, and ready na para sa aming long day tour. So bago tayo magsimula sa ating whole day tour, kailangan muna nating mag-breakfast. So, yung accommodation nila dito, kasama na yung free breakfast. So, included na po yan kapag kayo is nag-stay dito sa Hotel Vida Center. And then, yan yung mga available na food nila. Meron silang cheese, egg, bacon, sweet and sour beans. Ayan yung mga ano dito, mga foods. Pero ako kasi laging gusto ko lang is bread and scrambled egg and then bacon and cheese. And also, makikita mo rin dito sa kanilang dining area itong napakagandang view. And then, katulad ng minention ko before, na itong hotel is kalapit ng waterfall. So, pwede rin kayo magpunta doon and then magpicture-picture. So, ayan, kumain muna kami and then nag-drive na kami. And si Kian, habang nagda-drive, so dapat ready yung kanyang milk and then yung kanyang sunglasses kasi minsan umaaraw talaga. And then, nandito na tayo sa Irineset. This is the pearl of the Olden Wapnit.
na tinatawag nila. Super ganda dito. I've been here before pero hindi kami nakapag-stop. So ngayon, yung our time para i-explore tong place na to kasi sobrang Instagrammable niya and pictures ke. Napakagandang picturean talaga. Super. So ayan, manood na lang kayo. And dahil super nag-enjoy si Kian dito sa aming stay sa Irineset, matpause muna tayo. Matpause, it means break time. Ayan, kakain muna siya. Tapos, dito nga pala sa Irineset, you can buy coffee or something to drink and eat while having a pause sa iyong long drive. Kasi itong Irineset, nandito siya sa Olden Vatnet, nandun siya sa pinahang gitna. Yung kabilang dulo nito is mga iceberg, tourist attraction din siya, and then the other side is Loven. Thank you.
Super ganda talaga ng place na to and marami kayong recreational activities na pwedeng gawin. Kaya nare-recommend ko talaga to, lalo na kung magtutour kayo as a family. Ayan, so after namin mag-tour sa Irineset or sa Olden, nag-drive na kami papuntang Geiranger. So madadaanan nyo doon yung the little town of Stryn. So ito yung pinakang sentrum or center town ng Stryn. So we stop here on the side of the road to have a little break, to have a little pause while driving, and I just changed his diaper here. So this is the reality. But as you can see, these fjords, it's very beautiful, majestic mountains. So I'll just grab a little sandwich and eat. And after kong kumain, gusto rin ni Kian yung kinakain ko banana. And dahil naman 8 months old na siya, pwede na siyang tumikim ng mga normal foods. So, advice ko talaga kapag magtutour kayo na may kasama kayong baby, pagdala kayo ng mga extra food na madaling kainin or fruits para hindi kayo magugutom sa biyahe. So from the place na inistapan namin para kumain, 1 hour lang, so malapit lang talaga yung time na dinrive namin papuntang Geiranger. So here is the Geiranger. Nandito kami nagstop sa isang viewpoint on the side of the road. Ang dami talagang tao dahil sobrang ganda rin talaga ng Geiranger, and nag-i-stop din dito yung mga cruise ship. Ayan, so pinuntahan din namin yung isang local store dito, chocolate store. I just want to try kung masarap ba yung chocolate nila dito. As you will see, marami silang iba't ibang klase and flavor ng mga chocolates na binibenta nila dito. And also, yung mga staff nila dito, nagsasalita ng English. So, sobrang dami rin kasing mga turista, kaya hindi ka mahihirapang makapag-communicate, lalo na kung may bibilin ka. And kailangan mo rin talagang pumila. So, pumili nga pala ako dito. Yung tinry ko is blueberry flavored chocolate. And then, brunos or brown cheese chocolate. And then, yung caramel with salt chocolate. So, bumili ako ng mga ilang pieces lang just to try and to taste kung ano bang lasa nung sinasabi nilang local chocolate from Geiranger. Ayan, so tumingin din ako, may nakita rin akong waffle. So itatry ko rin yung kanilang waffle chocolate. We will see kung ano nga bang lasa. And also you can sit here. Ayan, pwede kayong umupo dyan. So after kong matikman yung mga chocolate na binili ko doon, masasabi ko lang is parang normal chocolate lang siya. May iba't iba lang talagang flavor. And then yung waffle, parang pangkaraniwan lang. Sobrang pricey pa. Ayun, so bahala na kayo kung gusto nyong itry. Ayun, so nag-drive na kami pabalik sa aming hotel. Fast forward, after a long drive, andito na kami sa hotel and umorder na kami ng kanilang classic hamburger. Mas mura ito kaysa umorder pa kayo sa ibang restaurant. So, ayan, kumain muna tayo while enjoying the view. Let's eat. How you doing? Hmm? I'm so.
So this is day 3. Tumising kami na maaga para kumain bago kami mag-drive pa uwi. Si Kian, sobrang himbing ng tulog niya. Ayan. And ako naman, after ko kumain, nagmuni-muni muna ako dito sa aming room habang inayos ko siya. And then, talagang pinifil ko lang yung view. Tapos ayan, nag-drive na ulit kami pa uwi. So, nandito na nga kami ngayon sa ferry. So, nakatara kami sa isla. Kaya nagtitake kami ng ferry. Ayan. And, waiting kami mga 1 hour. Makakarating na kami sa isla ng Storfus na. And then, yung baby namin. Ayan. Ayan si Kian. Hi, Kian. Nakahiga siya dyan kasi antagal din, mga 3 hours din kami nag-drive. So, para maunat siya, maunat talaga. Para makapag-stretch siya, makahiga naman siya. Kasi mahirap yung likod ng baby kapag matagal silang nakaupo sa biyahe, diba? Kahit naman tayong mga matatanda na we feel na masakit sa likod yung masyadong nakaupo ng matagal. So, ayan, nagdala kami ng baby nest niya. Yan din yung ginamit niyang higaan dun sa hotel. So, that is one of my tips kapag magbibiyahe kayo together with your baby. Ayan, dapat magdala kayo ng baby nest. Yung baby nest ngayon, yan yung gamit niya nung newborn siya. And that's it. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel for you to be updated when I have new uploads. Bye!